Alright, kumusta kayo dyan mga kapatid? Ayan, so ngayon maglalaro tayo ng report. Oops! Naririnig nyo ba yun? So, kung sa tingin nyo na naka-record na, ay nag-e-echo sa akin, hindi natin maririnig yan. So, isa ito sa mga nagiging problema ng mga streamers, yung echo. So, paano ba matatanggal tong echo mga kapatid? Kung mapapansin nyo, di ba? May iba yung tunog niya. So, dito lang yan. Simple lang. Punta kayo sa settings nyo, mga kapatid. Lalo na ngayon dito sa bagong Windows kasi nag-iba na yung mga settings. So, punta kayo settings. Ayan. So, tapos sa settings, i-check nyo yan lahat. Marami kasing pwedeng dahilan. Maaring itong ditong output nyo and input device, iba yung nakalagay. So, sa akin kasi, ang gamit ko, ito yung V8, ayan, V8 kasi yan, ayan, V1 na yan. So, ayan, oh, maaaring dyan. So, i-click nyo kung ano yung gamit nyo. Alright, mga kapatid. Then, next one, eto na. Madalas, eto, makikita nyo, naka-on. So, magsasabay yung mga device, yung audio nya. Kaya, nagkakaroon ng ganun na feedback. So, pansinin nyo, mga kapatid, i-off po natin to, ayan, yung sa OBS. Alright, naka-off na siya, di ba? So, balik tayo. Balik tayo sa ating Mirror 4. Pakinggan nyo mabuti kung nawala ba yung feedback or ganun pa din. Okay, so mga kapatid, ano tayo? Konting tip lang to. So, ayan, na-compare nyo ba mga kapatid? Okay. So, kung nawala na, then good. Kung hindi pa, i-check nyo naman ang inyong OBS. Yes, dito po sa ating OBS, mga kapatid, punta kayo sa settings. Ayan. Click nyo yung settings ng inyong OBS. Okay. Medyo matagal ang konti. Marami na tayong na-load dito. So, punta kayo ng audio. Sa audio nyo, ayan. Make sure na ganun din yung kanina kung ano yung ginagamit nyo. Especially kung naka-V8 kayo or kung ano mang gamit nyo. Ayan, make sure na yun po yung nakalagay. Ayan. Okay, naka-set dyan. So, kung yan ay tama din, and then, click nyo lang ng okay. Alright, mga kapatid. Tapos, isa pang ano nang nag-e-echo dito sa settings ng inyong OBS. Ito dito, settings na to, click nyo. Alright, tapos, advanced audio properties. Alright, sa audio properties, mga kapatid, ito, usually, ino-off ko to. So, basic lang ito mga kapatid ha. Meron kasing mga iba na magagaling at marurunong na talaga itong mga to na paghihiwa-hiwalay nila yung sa mga audio para talaga hindi mag-feedback. So, para sa akin, ito muna ginagawa ko. Ayan. Alright. So, ito yung pinaka-basic. Pero hindi nyo maririnig yung inyong live unless kuha kayo na yung cellphone tapos kabit nyo sa tenga nyo yung isang headset. Okay, maririnig nyo na. So, para iwas din kayo magkasabay-sabay yung mga audio. Kasi, lalo na sa mga newbies, pagka nagsisimula pa lang mag-stream-stream, hindi pa sanay mga likot, ikalikutin tong mga settings. Ganun ang madalas na nagiging problema. Kaya minsan, hindi nyo alam, nag-feedback, pero yung mga nanonood sa inyo, naririnig na yun. Pero ikaw, hindi mo pa rin naririnig. So, ayun nga mga kapatid, ganun lang ang gagawin natin. And then, bago kayo mag-live, ayun, syempre, testing muna kayo. Recording muna, i-check nyo muna, pakinggan nyo muna yung inyong mga, yung inyong audio, yung inyong mic, or yung inyong music, kung masyado malakas, o ano. So, kung nagustuhan nyo ito mga kapatid, pwede naman tayong umulit, at magtanong lang din kayo, kung anong gusto nyo malaman about dito sa OBS. So, konting tip lang to. Siningit ko lang, hindi tayo masyadong makalaro ng Mirror 4. So, ayan, na-experience ko tong problema to dahil nga nag-iba yung settings ko ng ano sa laptop. So, shinare ko na sa inyo. Baka sakaling may mga kailangan, di ba? O, namang problema. Alright, mga kapatid. Ayan, happy gaming, mga kapatid, ha? At regardless kung anong lalaro nyo. So, ayan, mga kapatid. And then, kung may iba kayong games na hinahanap, parami naman tayo dyan na taon lang na nalalaro na gusto natin yung Mirror 4. Pero marami tayong mga games na nilalaro. Alright.
Maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid. At pabol pala, baka mga nag-ETS to kayo. Ayan po, yung Jurassic na ano, Jurassic roadmap, Triassic na tawag pala nila, para siyang Jurassic. So makikita nyo, may sample din ako dyan dito sa aking videos, mga videos dyan, hanapin nyo na lang po dito sa ating channel. So ayun nga, check nyo lang yun kung ano itsura, kung gusto nyo mag-drive-drive, diba? ETS2 po. Ayan, gawa po ni ETS2, Islands of the Philippines. Ayan, and yung mga iba pang motors. Check nyo na lang po yung mga, ano, sa FB niya. Makikita sa FB at sa YouTube niya si ETS2, Islands of the Philippines. And, hintayin nyo po, ilalabas po for free ang Philippine map. Thank you very much, mga patid. Paalam.